Hello mga ka-Noypi. Ito po si Noypi Vlogger at live tayo ngayon sa YouTube. Okay? Ang ating programa ngayong umagang ito ay pangalanan natin mga issue at musika. We will tackle issues, current issues sa ating problema ngayon sa COVID-19 at habang tayo ay nakikinig ng musika. Okay? Isang oras lang tayo mga ka-Noypi at ito po ay pamamaraanin natin na makatulong sa ating kapwa Pilipino na at least maibisa ng ating problema ngayon na kinaharap na dahil sa COVID-19. Okay? At habang tayo ay nakikinig sa mga musika, every now and then, we will tackle issues regarding COVID-19. No? Kasi talagang mahirap ang buhay ngayon dahil sa COVID. Okay? At nagpapasalamat tayo pala na at least dumating na ang tulong ng ating gobyerno sa pamamagitan ng TSWD. At nagpamigay na po ng 6,000 to 8,000 sa ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Okay? Maraming nasiyahan, ngunit marami din ang naghimutok ang dibdib. No? Naghimutok ang butsi dahil hindi nakatanggap ng tulong ng ating gobyerno. Pag-usara pa natin yan, no? At pwede kayong mag-chat, no? Pwede nating mag-shout out tayo. Chat your relatives and friends na pwede niyang shout out. At you can also request a song, okay? While we are having this program for 1 hour here on our YouTube Live. So live tayo sa YouTube, mga kapatid, no? Ito po si Noypi Vlogger and will be from 11:24 to 12:24 in the morning. Okay, so isang oras tayo na dito mapakinig, no, at mapanood nyo sa YouTube, no. Ito ang ating YouTube channel, ang Noypi Vlogger. Okay? Bakit nag-record ko?
Okay, so tuloy-tuloy po tayo mga kapatid. Ang ating oras ngayon, 11:28 ng umaga. Yun po ay araw ng Sabado at kayo po ay nakikinig sa programa ni Noy P. Vlogger, mga isyu at musika, dito lamang po, live sa YouTube channel. Program pa ko. Hello po mga Kanoy P, mga kapatid. Meron po tayong announcement kayo, no? Dahil ito po si Miss Monica Mabaylan ay humihingi po ng tulong sa atin, no? Sumulat sa ating kumpanya na pinagtatrabahoan, no? Ang Mindanao Daily. Na siya po, no? Marami sila doon sa Metro Manila ay stranded ngayon, no? At gusto nilang makauwi, no? Sa kanilang bahay dito sa Cagayan de Oro at sa Iligan, no? Okay? So, nung una siyang sumulat daw sa city government, sinabi niya mga taga Cagayan de Oro silang lahat. No? Pero ngayon daw, dumami na sila na stranded sa Manila at ngayon may kasama na silang taga Misamis Oriental at taga Iligan City. No? At ngayon sabi ni Miss Monica Mabaylan na humingi siya ng tulong sa ating pamalaang lokal dito sa Cagayan de Oro at sa Region 10. Okay, so... Babasahin ko po mga kaibigan, no, ang liham po sa atin ni Miss Monica Mabaylan, no. Sabi po niya mga kaibigan, kapatid, Kanoy P. Hi, this is Monica Mabaylan. I was the one who wrote the letter of appeal to the CDO-LGU on the stranded Cagayanons. Thank you so much for picking up this issue.
However, there is an error in information from the news that I saw. For example, I am not in Clark, but I am in Pasig City. Sabi niya, no? So, kinukorek niya mga kaibigan, no? Mga kanoypi, na wala siya sa Clark, kundi nasa Pasig siya ngayon, no? Pasig City. The 36 names that I sent are scattered in parts of Metro Manila. No? Kasi in her letter to the CDO LGO, nagbigay siya ng pangalan ng 36 na mga stranded din, no? Doon sa Metro Manila. Okay? Sabi niya, the 36 names that I sent are scattered in parts of Metro Manila only. A portion of it, no? Only a portion of it are in Clark, no? So, kunti lang daw ang nasa Clark, no? Lahat ng 36 is scattered sa Metro Manila, sabi ni Miss Monica Mabaylan. Okay? It's been 3 days since I sent an appeal to letter to the city, and sadly, there is no concrete action coming from them. We badly need help now. Okay? Yan po mga kanoypi, ang sabi ni Miss Mabaylan, no? Ang ating kababayan at taga Cagayan de Oro na stranded ngayon sa Metro Manila kasama ang marami pang iba, no? Na-interview natin si Miss Mabaylan, mga kanoypi, kahapon, at sabi niya, dumami na sila, no? Umabot sila ng 80, no? 80 persons, no? Scattered from all over Region 10. So humingi siya ng tulong na sana mapagbigyan ang kanilang hinihiling ng super flight, no? Bigyan sila ng libreng sweeper flight, no, para makauwi na sa kanilang bahay sa Cagayan de Oro, Iligan at sa Misamis Oriental. So tayo po ay nananawagan, no, sa ating local government, at alam naman ito ni Mayor Oscar Moreno ang problemang ito. Sana po mapadali na po ang pagtulong sa kanila dahil nahirapan na sila doon sa Metro Manila, no? At sabi din sa akin ni Miss Mabaylan, no, na may pinadala sa kanila, no, ng mga requirements, at ang iba daw ay nahirapan na i-comply ang requirements dahil ang mga barangay kung saan sila nagmula ngayon, no, kung saan sila nakatira ngayon, ay hindi nagbibigay ng certification, no? Talagang mahirap para sa kanya, no? At pero hindi naman natin masisisi ang ating pamalang lokal dito sa Cagayan de Oro na bigyan sila ng mga requirements bago makapasok sa makarating, no, sa Cagayan de Oro, kasi alam niyo naman natin na marami ang talagang nasa Metro Manila kasi ang epicenter ng COVID-19, kung saan maraming namamatay, no, sa Metro Manila. So talagang merong mga requirements, no? At ngayon na babasahin natin, mga kanoypi, no, ano talaga ang requirements na, no, kanang kinukomply ngayon, no? As sabi niya, they are still complying the requirements, pero marami-rami daw, no, ang parang nahihirapang mag-comply sa requirements na ito. Okay? Siguro, naniniguro talaga ang ating city government, no? Baka may dalang virus ang mga taong ito na mula sa Metro Manila. Okay? Sabi dito, no? Nagkaroon tayo ng copy ng requirements. So, ito po ay process flow for returning resident, no? Hindi lang ito yung sa kanila, pero para rin sa mga OFWs, no? Process flow for returning residents, OFWs in Cagayan de Oro City, no? So, kung uuwi ka sa Cagayan de Oro, no, at this time, may mga requirements, no? Upon arrival and once cleared by the port, that health personnel will be escorted by a city government vehicle and or patrol car directly to their designated community isolation unit or quarantine area, no? So ang mga taong ito ay ikwa-quarantine, no? Pagdating nila sa airport, kukulong sila ng city government personnel at sila ay ikwa-quarantine, no, sa isang isolated place 14 days, no, 14 day quarantine, no? Dahil ito ay normal naman talaga na patakaran, no, na sino man ang punta sa kanyang bayan ay may quarantine, no, period para talagang safe tayo sa COVID-19. No? Okay? The returning residents, OFWs, will undergo a 14-day quarantine and will be regularly monitored by the City Hall office or be heard. Once the 14-day quarantine is complete and cleared from physical examination, the City Health Office will issue a clearance allowing the quarantined resident to return to his or her home. So,
after 14 days na cleared na sila ng City Health Office, pwede na silang makauwi sa kanilang mga bahay. Okay? Maraming requirements na mga kapatid. Okay? Kanilang kinukomply ngayon doon sa Metro Manila no, bago sila makauwi sa Cagayan de Oro. So, sabi nga sa akin ni Isma Bailan na talagang parang hindi nakatutok ang ating local government no, sa kanilang mga hinaing na mapadali ang kanilang pag-uwi no, sa Cagayan de Oro. Dahil takot na rin po sila no, sa COVID doon sa Metro Manila na baka mahawa pa sila doon. So, gusto nila makauwi na kaagad sa Cagayan de Oro. So kung nakikinig ngayon sa live na ito ang ating mga local government, no? Si Mayor Oscar Moreno, ating kaibigan na si Maricel Rivera, pakitulong naman, no? Kasi kumontak na raw sa inyo si Miss Monica Mabailan. No? At yung naka-news no, dito sa local news Cagayan de Oro natin, sa Mindanao Daily at sa ibang local news online, ay kulang daw yun, no? May mga listahan pa ng pangalan na hindi pa i-submit no, ng kanilang grupo. Yan ay sabi sa akin no, ni Miss Monica Mabailan. No? So mga kapatid, balik muna tayo sa pakinig nating music. Dahil itong programa natin ay mga issue at musika. Oras natin ngayon ay 11:40 na ng umaga. Okay? Hanggang 12:24 lang tayo mga kapatid dahil isang oras lang tayo at malayo pa naman. Okay? Okay, so dito
dito ang mga kanopi no sa mga news na ating nabasa ngayon sa ating sinulat ng ating kaibigan no, ating kasama sa trabaho si Mark Francisco. Sabi dito, Moreno to Cagayanon stranded at Clark, help is coming. No? So, parating na daw ang tulong, okay? It was published on Mindanao Daily, my online magazine, on April 22. Okay? Cagayan de Oro City Mayor Oscar Moreno said he has reported to the RIATF the plight of 36 Cagayanons who are stranded at Clark International Airport on their way home. Okay? Moreno assured that as soon as a sweeper flight is available, the Clark 36 will be paid home. He said the land travel is not an option since the ports of Batangas and Mindoro have been closed due to the Luzon-wide enhanced community quarantine. At the same time, Moreno said the government is expressing its gratitude to the base's Conversion Development Authority for hosting their month-long stay. So ito yung mga stranded passengers no na nakasabi dito. Number one, yung tumawag sa atin, nagsumulat sa Mindanao Daily, si Miss Monica Mabaylan, no? Mary Lou Jane Awitin, Richelle Cristobal, Geraldine Tagam, Diana Rose Tagaylo, Yuri Faith Sabuga, Charles Verador, Luel Waga, Anthony Ruiz, Michael Hican, Warren Javier Tu, Lilibeth Diango, Carts Lois Ferulin, Jeffrey Balbuena Acas, Michael Gomez, Marvin Ongria, Myra Rukat, Jewel Rukat, Maria Melissa Rukat, Lawrence Jewel Rukat, Francisca Ventutar, Bernie Sagado, Arturo Abilia, Maria Jose Lu Tumanda, Beverly Canoy, parang kilala natin ito ah, Amy Wabi, Jean Pearl Tuntud, Tricia Benedictus, Christine Paula Putis, Von Marata, Jean Christian D. Inarciso, Sian Devon Tanero, Taneo, Laverne De La Cruz, and Renato Anadon, and wife and three-year-old child. Okay, so sila po ang tinatawag na Clark 36 na di umano ay sumulat na sa city government. No? At ayun nga, sa akin nabasa sa unahan, mga kanoipi, pinaalam na po ni Mayor Oscar Moreno ang RIATF na task force ito. Kanilang problema. No? Pinaalam na po. At as soon as sabi ni ng Mayor, as soon as ready na po ang sweeper flight no, na magdadala sa kanila sa Cagayan de Oro, ay atin na pong mapauwi no, ang ating mga kababayan, taga Cagayan de Oro, no, Cagayanon, dito sa ating lungsod no, ng Cagayan de Oro. Pero ngayon, sabi nga ni Monica no, sa ating interview kahapon, na dumami na sila, no, umabot na sila ng 80. No. At hindi na Cagayan de Oro, kundi Region 10 na, no, mayroon ng from other places. No. So, tamang-tama yan, 80, no, marami na rin yan, isang flight. Okay? So, nananawagan tayo sa director ng DOT 10, si Director Onchuan. Ma'am, baka makatulong kayo rito. At sabi po sa akin ni Miss Mabaylan na nakausap na rin niya no, ang city officer ng Misamis Oriental Province na si Dr. Jerry Kalingasan. Kaya marami na siyang nakontak at sana naman ay mapadali ang kanilang pag-uwi sa Cagayan de Oro. So, ayan ang talagang sumangyari ng grupong ito na na-stranded na sa Clark dahil sa pinaigting na community quarantine doon sa Metro Manila. Okay? Yan po mga kapatid, ating issue ngayon, no? Ang grupo ng mga Cagayanon sa ibang lugar sa Mizor at saka sa Iligan ay stranded na doon sa Metro Manila. Tuloy tayo, oras natin ngayon ay 11:48 na ng umaga. Ngayon ay Sabado at kayo po ay nakikinig, no? Sa mga issue at musika only here from Noipi Vlogger YouTube channel. Okay, tuloy tayo mga kapatid.
Here's another song. Hangin. Ah. Ayaw, sige, saba.
Okay, para naman sa ating mga stranded na kababayan dyan sa Metro Manila. At ito po, no, ang mga ano natin, no, dapat nating makuha na requirements, no? Dahil ito ay nire-require ng city government ng Cagayan de Oro, no? Para sa ating mga kababayan dyan, no? Mga Cagayanos na nasa Metro Manila ngayon, no? Returning residents of WS must connect first with the following, no? For land-based OFWs, contact OWA for their assistance, no? For sea-based OFWs, contact their manning agencies for assistance. If for non-OFWs, ito yung ating mga stranded na kababayan, no? Sa numbers sa letter C. For non-OFWs, contact the LGU where they are currently located. So, you contact the, halimbawa kay Ms. Mabaylan sa Pasig City, no? So, she needs to contact the Pasig City local government, okay? Number two, returning residents must secure and submit the following, no? Ito yung kailangan, no, ng city government ng Cagayan de Oro. Barangay certificate of residency from the barangay where the permanently reside, be acquired by any family member, relative, or acquaintance, okay? So, sino man ang kalang mga relative sa Cagayan de Oro ay humingi po ng barangay certificate of residency, no, kung saan barangay sila nakatira sa Cagayan de Oro, no? Ito po ay maaaring gawin ng kanilang mga relative, no? Mga kapatid, no? At kung sino man. B, information sheet, no, and identification card, photocopy, scanned copy only, no. So learning requirement na identification card, no? So ID, okay. Sabi sa atin ni Ms. Mabaylan, no, parang alam na nila ito, no, karamihan sa kanila. Number 3, upon submission of the requirements, the LGU CDO through the office of the city administrator will issue a certificate of acceptance, no, if awarded to the LGU where the returning residents OFWs are currently located. Okay. So the LGU CDO through the office of the city administrator will issue a certificate of acceptance, no. So mag-i-issue po ang city administrator ng certificate of acceptance, no, kung may pasa na ang kanilang requirements. Number 4, the returning residents, okay, shall wait for the advisory, no? So maghintay sila ng advisory. Transportation details, OWA shall facilitate the travel arrangements for OFWs. For OFWs, this shall be coordinated with the RITF, okay? Para kami sa Mabaylan, no, sabi ng city government na you need to coordinate with the RITF, no? Sila po ang magpapadala sa inyo from Metro Manila to Lagindingan Airport, okay? Number 6, upon arrival and once cleared by the port, okay, ito yung sinabi ko kanina, no, na kailangan nilang clearance ng port personnel. They will be escorted by city government, no? So they will be quarantined for 14 days, okay? Yung sabi dito, the returning residents will undergo a 14-day quarantine, no? And will be regularly monitored by the city health office or BHER, okay? So yung barangay health emergency response team, no? Once, number 8, once the 14-day quarantine is complete, no, kung tapos na yung 14-day quarantine, the city health office will issue a clearance, no? So issue sila ng clearance na pwede na silang bumalik sa kanilang mga kabahayan dito sa Cagayan de Oro, okay? So yan lang po, no, ang mga requirements yata, no. So yan lang. Okay, so para sa kalaman mo, Ms. Mabaylan, sabi ng ating city government that you need to coordinate with RIATF. Dahil sila po ang magpapadala sa inyo dito sa Cagayan de Oro. Okay? Musika na naman tayo, mga kapatid. Oras natin ay ganap na ng alas 12 ng tanghali, no? At meron lang tayong 20 minutes, no? 23 minutes para matapos ang ating programang ito at magkita-kita naman tayo bukas. Okay?
Para sa gustong mag-shoutout dyan, shoutout kayo sa FB, no? Sa FB natin. O dito sa YouTube, no? Kung pwede kayo mag-shoutout, pwede kayo mag-request ng song. Okay, kayo po ay nakikinig sa himpilan ng Jewel News TV. At ito po si Noy P. Vlogger, ang inyong kasama ngayon sa umagang ito sa ating programa live sa YouTube, mga issue at musika. Oras natin, 12:01 na po ng tanghali. At tuloy po tayo sa ating programa, mga issue at musika. Dito lamang sa aking YouTube channel, Noy P. Vlogger. Sa para sa hindi pa nakapunta sa aking YouTube channel, no? Lagay nyo lang sa search box, no? Noy P. Vlogger, and then you will see me there and you will subscribe and please hit the bell button, okay? Para meron kayong mga ma-receive na mga updates, mag-marin tayong mga bagong na-upload ng mga video, okay? Maraming salamat. She knows when I'm lonesome, and she cries when I'm sad. She's up in the good times, she's down in the bad. Whenever I'm discouraged, she knows just what to do. But girl, she doesn't know about you. I can tell her my trouble, she makes them all seem right. I can make up excuses not to hold her at night. We can talk of tomorrow, I'll tell her of things that I want to do. But girl, how can I tell her about you? How can I tell her about you? Girl, please tell me what to do. Everything seems right whenever I'm with you. So girl, won't you tell tell her I don't miss her whenever I'm away. How can I say it's you I think of every single night and day? But when is it easy telling someone we're through? Oh, girl.
help me tell her about you. Okay, mga kanoypi, kapatid, kaibigan, kapamilya. naubusan na po tayong oras at sa susunod na araw na po, magkita-kita tayo ulit at sa ating programa dito sa Jewel News TV, no? At live sa aking YouTube channel, Noypi Vlogger. Maraming salamat po. See you again tomorrow. Okay? Bye-bye.